So, hi guys, good morning. Medyo maaga na naman tayo magre-record na yun. Habang tahimik pa. Mamaya kasi marami-rami na namang tao sa labas. So, gusto ko lang i-share. Nakabalik tayo sa 2-5 kahapon. Medyo sunerte. And sana magtuloy-tuloy to para makatapak man lang sa leaderboards. So, today, i-share ko lang sa inyo yung dalawa sa games ko kahapon. And then, i-share ko sa inyo kung paano ko ginamit itong triple bunny antenna na team. So, let's go sa first game. Okay. So, ang kalaban natin ay merong beast, reptile, then plant. Yung reptile niya is mataas ang damage niyan kapag mas mabilis sa kanya yung i-hit niya. So, naka-serasta siya, naka-chomp, naka-bone sail, and then naka-tiny dino. Yung beast niya naman, medyo mahirap to ang kalaban kasi nag-destroy energy siya, which is yung Goda, yung mouth card niya. Then, naka-ronin, naka-luna absorb, gain energy, and then naka-imp. So, more on utility tong ano niya, itong beast. And then, yung plant niya naman, naka-hotbot, naka-disguise, then naka-pumpkin, then serious. Okay. So, medyo mahirap tong kalaban kasi makunat-kunat yung plant niya. Plus, nagdi-destroy pa ng energy yung beast. Pero, tingnan natin kung paano yung ginawa ko dito. Okay, so, first round, ito yung na-draw ko. So, wala pa tayong antenna, first round. Wala pa tayong bug signal. Pero, hindi naman alam ng kalaban natin yun. So, ang gagawin natin is, titira lang ako ng Nemo, tsaka Bone Seal, para makapag-gain ng energy. Plus, kung i-hit niya ako, pwede pa ako makapag-draw ng card. So, yan. So, tingnan natin anong gagawin ng kalaban. So, meron siyang threat na makapag-goda, pero makakapag-gain energy naman ako sa Nemo. So, mababawi ko lang yun. Pwede rin siya mag-serious, pero mababawi ko rin naman yun. Okay. Hindi rin naman ganun kataas yung chance na makadraw siya ng dalawang serious. So, pakiramdam ko lang naman, isang serious lang yung meron siya ngayon. Okay. So, next turn. Medyo napapaisip ako dito. So, iniisip ko na bawasan na ng malaki yung plant niya this turn. Habang meron pa ang energy. So, magte-terror champ ako, Nemo, and then magbabag signal ako para meron ding shield yung front axie ko. Plus, makaka-damage rin tayo ng malaki. So, ang galing ng kalaban natin kasi na-predict niya na babawasan na natin yung plant niya. So, gumamit na siya ng dalawang pumpkin. Pwede rin ang ginawa niya is nag-double pumpkin siya para makadraw ng cards yung damager niya sa backlane. Pwede rin ganun yung iniisip niya. So, medyo nalugi tayo dun dahil naka-steal siya. So, kailangan niya rin kasing gamitin yung energy niya para hindi natin siya ma-stealan. So, kaya siguro tumira na siya sa plant dahil dun siya maraming plant sa... dun siya maraming card sa plant. So, yan. Next round. Ano bang ginawa ko dito? Siguro nag-pass lang muna ako dito. Dahil wala akong magandang tira. Ayan, nag-pass nga ako. Nag-pass din siya. Problema nun, nag-pass siya. Medyo maraming energy yung nakuha niya. I mean, naka-steal siya ng isa. Gain siya ng dalawa. So, tapos nag-pass pa siya. So, may 5 energy siya.
Okay. So, ginamit niya lahat yun para hindi natin siya maistilan. Pero ang dami niya rin nag-gain, no? Dahil sa imp. Dalawang Ronin. Dalawang imp din yun. So, bale, apat. Na-steal natin yung isa. Tama ba? So, tatlo. Then, na-again siya ng dalawa sa round na to. So, plano ko dito mag-bug signal pa rin. Kasi, syempre, nakagamit na siya ng maraming cards kanina. And then, marami siyang energy. Hindi ko na masyado na-track siguro nung time na yan. Pero kasi, since konti pa lang ang cards niya, hindi niya magagamit lahat ng energy. Tingin ko, ano lang yan ha, paramdam ko lang. Kasi, pwedeng meron pa siyang Luna Absorb, ganyan, tapos, magigain pa rin siya ng energy doon. And then, itong reptile niya is wala pa masyadong cards, siguro, possible. So, gagawin ko, magtatry ako mang steal, kung may mai-steal ako. And then, so, iniisip ko mag-high shield kasi baka tumira na yung kanyang reptile. Pwede rin i-damage na tayo. Pero, maganda siguro na mag-draw rin muna ako. So, kung titira man siya, okay. So, ang dami niya pa rin cards. So, yan, Luna Absorb. Yan yung hindi ko pa nakikita kanina. So, gumamit na siya ng dalawang Luna Absorb. And then, nag-Goda. Destroy Energy. Okay. Walang problema yun. So, steal ulit. And then, gusto niya nang bawasan ng malaki yung aking mid lane. Kasi sa 1v1, alam naman natin na medyo lamang yung aking aqua sa beast niya. So, mas gugustuhin niyang maging 2v1 yung situation. Kaya ang gagawin niya is papatayin niya na yung mid lane ko. As fast as possible para hindi mapunta dun sa 1v1. So, gagawin niya rin, ibibrick wall niya yung reptile niya para hindi rin mamatay agad. So, talagang i-avoid niya yung 1 versus 1 na situation. So, taas ng shield nun, no? Medyo masakit sa ulo yan. So, yan. Tingin ko marami pa rin siyang energy. Hindi ko lang na-track masyado. Pero, iniisip ko marami pa siyang energy. Kaya, titira pa rin ako ng bug signal. Pero, iniisip ko pa rin dyan. Pwede ko siguro siyang bawasan. Fear. Pero parang ito na yung pinakamagandang tira sa round na to. Mang steal ng energy. Yan. So, medyo mataas din yung... Okay, so... Ginamit dyan na pala lahat. So, mali ko yun. Dapat talagang binilang yung energy. Binilang kayo energy. So, yun guys. Lagi nyong eat tatrack kung ilan na lang yung energy ng kalaban para alam natin kung ano yung tamang tira na gagawin natin. So, since wala siyang energy kanina, 2 energy na lang siya ngayon. So, dalawang cards na lang yung mapiplay niya. And kanina pa rin tumitira tong reptile. So, iniisip ko, ang cards niya ngayon nandito na sa yan, sa beast. Diba? So, ayun lang. So, kung kanina nyo pa nakikita tumitira yung Axie na yun, possible na nasa isang Axie na yung kanyang mga cards. So, ayan. Napunta na tayo sa 1v1 situation. Lamang na tayo dito. Pero gusto ko magpasigurado. Meron kasi siyang 3 energy. Baka mag-critical lahat yun. So, mag-high shield pa rin ako. Kaya nilagay ko yung bug signal. So, talagang sigurista lang tayo. Yan. So, critical. Okay. So, kahit pala mag-critical yung imp, panalo na tayo dun.
So, yan. Ito, tanalo na tayo dito. Taas na yung chance na manalo natin. Okay, so, yun. Shoutout kay Sir Wung, Wuglin. HB511. Good game. Good game, sir. Okay, so, let's move sa next game. Next game tayo. Ayan. So, next game natin is yung kalaban natin naka-cat tail. Medyo hindi ko gusto katapat ng mga ganito. Kasi, syempre, yung karamihan ng ano natin, damager natin sa plant is mga bug cards. So, yan, kada may hit natin siya ng bug card, eh, magdadraw siya. So, more draw, mas marami siyang may isip na pwedeng diskarte. Kaya, ayoko sanang makatapat yung mga ganito. Kasi, syempre, lamang siya pag mas marami siyang card. So, yung beast niya, merong steel, naka-rise, then merong axie keys, merong sinister strike, then merong little branch. Ano little branch to eh? Then yung aqua niya, may Nemo, may aqua stock, which is medyo makunat, I think. Plus, meron tayong mga aqua cards, so medyo masakit sa ulo to. Pag hinit natin ng aqua cards, eh mag-gain siya ng energy. Pero good thing, meron tayong bug signal na pwede nating gamitin para mabawi yon kung nag-gain man siya. Okay, etong beast na to, high damage to. And then, naka-dust tayo. So, medyo masakit to pag hinitahin etong beast na to. Mataas pa mag-chance mag-critical dahil beast nga to, mataas ang moral. Okay, so, let's see kung anong discarte ginawa natin dito. So, first round, wala tayong nakuhang bug signal. So, ivory chop. So, iniisip ko, possible na tumira na siya dito. So, parang mas magandang itira yung ivory chop dito sa front axie natin, which is yung tank. So, pwede akong tumira ng dalawang ivory chop. Or, ititira ko na lang lahat ng damage cards ko dito sa likod and then sa front dahil meron pa siyang serious. So, pwede tayo maistilan. And then, meron din siyang rice dun sa tail ng beast. So, pwede tayo maistilan. Kaya, ayan, gumamit siya. Tama lang na hindi ako nag-nemo dito sa front axie natin. And then, nakapag-brick wall pa tayo. Pero, swerte nung kalaban. Ano, nag-critical pa yon. Hindi pa yun yung trigger ng axie keys. Nakapag 30% na lang yung life, auto-critical yung next attack. So, hindi pa yun yan. Talagang ang swerte niya lang sa axie keys. And good thing, una tayong titira dun sa beast niya. So, bago mamatay yung front axie natin, naka-damage pa tayo dun sa plant niya. Okay, next turn. Hindi natin sure kung anong pwedeng itira dito. Siguro, if fear na lang natin tong plant, tapos mag-high shield tayo. And in case mag-nemo, siguro. Okay. So, ang kinakatakutan ko lang is yung beast niya na, ayun nga, nagpakita ng critical kanina. So, kaya ako nag-high shield dyan. Para ma-save tong midliner natin. So, ayan, since naka-fear yung aqua nung kalaban, magsasayang pa siya ng dalawang cards para mawala yung fear na yan. And para makatira siya. So, pwede siyang mag-pass dyan, mataas ang chance. Pwede rin siyang mag-dalawang Nemo. Tapos, hindi na siya titira ng iba pang card. Pwede rin yun. Pwede siyang tumira sa beast. And then, ma-damage tayo. And ayoko na mangyari yun. So, may dalawang
energy lang naman siya. So, I doubt na mapapatay tayo ng beast kung ito 2 hearts na tong mid lane natin. So, dun pa rin tayo sa safe. Ipi-fear pa rin natin yung aqua. So, since dalawa lang energy niya, magsasayang pa siya ng dalawang cards. Pwede niyang sayangin yung dalawang Nemo niya. Pwede niyang gawin yun. And then, titira siya ng dalawang cards para hindi siya maagawan. Or pwede siyang tumira dito sa beast. And then, i-damage na tayo. Ayan, parang ganyan. So, inaabangan niya lang din tayo na tumira ng Nemo para manakaw niya. Pero, good thing, naalala ko nga pala, hindi pa lumalabas yung isa niyang rice. So, since nakita ko na yung dalawang rice, yung kanyang dalawang pang steal, yung kanyang dalawang night steal, so, kampante na ako na mag-play ng Nemo. So, kung meron man siyang night steal, pwedeng isa lang kung mabait sa kanya yung balasador. So, gagawin ko pa rin, i-brick wall ko pa rin tong ating mid. Okay. Kasi magda-damage na siya eh. And masakit yung angry lamb. Tingnan nyo, 130 damage, diba? Kasi mas mababa na yung buhay niya sa 50%. Yun yung medyo masakit. Aqua yun, and then hinit niya yung etong dust. Pero ganun yung damage, diba? Nakita niya naman. So, iniisip ko dito, i-fear na lang siya. So, meron siyang apat na energy. Pwede siyang magsayang ng dalawang cards. Pwede siyang magtipid ng dalawang cards. So, kung magtitipid siya, ay, hindi siya nagtipid. Okay. Pero tingin ko dito, patay na to. Yan. Okay. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo. So, 2492 ako dyan. Pero guys, nagtuloy ako ng laro. Nagtuloy ako ng game. And then, medyo sinwerte tayo. Nakatungtong na tayo ulit sa 2-5, 2-3. Okay? So, nasa 2-5 na ulit tayo. Which is, medyo mahirap yung mga kalaban. Talagang napaka-competitive. And hindi lang naman sa 2-5, guys. I mean, sa mga 1K, 1-5, talagang mapapaisip ka na rin eh, kahit nandun ka sa MMR na yun. Ang daming magagaling na talaga, guys. So, excuse me. Pasensya na sa boses ko. Medyo masakit ang lalamunan at sinisipon. So, yun lang, guys. Kung may natutunan kayo, please comment, like, share, and subscribe dito sa channel ko para matulungan nyo ako na mag-grow and matuloy natin na makatulong pa sa ating mga ka-axi dito. Okay, sa makatulong pa tayo sa Axie community. So, ayun. Kasi syempre, more subscribers, more likes, more share, mas marami tayong marireach ng mga kapwa nating players and makakatulong din tayo sa pagsishare ng knowledge. So, sabi nga nila guys, so minabasa ako, sabi dun is, ang pinakamagandang way para magpalaki ng isang community is mag-share ka ng knowledge, mag-share ka ng information. So, mas marami nakakaalam kung ano ang Axie, mas marami natututo kung ano ang Axie, mas mag-grow yung community. So, ayun. Yun lang guys. Thank you so much sa panonood. So, ayun, dito na lang. Peace guys. Good morning.